mga ka-garden, mabuhay! Kumusta po? Today, I want to introduce to you my stunning plant na si Fireflash. Member po to siya ng spider plant family and tinatawag din po to siya sa napakaraming pangalan po. Kilala po siya sa pangalan na Sierra Leone Lily, Orange Spider Plant, Chlorophytum amaniense, at saka Mandarin Plant. What makes this plant stunning? Ayun pong kanyang orange na petioles. Ayan, kitang-kita po natin. Orange na orange po sila. Vibrant orange po. Pati po yung kanyang mga midribs ay orange din po. And then also, yung kanyang mga green foliage ay nagbibigay din po ng ganda sa kanya kasi napaka-ano po nila, napaka-tight clamping. Yun po yung ano, pinakagusto ko sa plant na to kasi hindi po madaling mamatay yung kanyang mga leaves. Kaya habang lumalaki po siya ay dumadami po yung kanyang leaves kasi nga hindi po sila madaling mamatay. And kung ilalagay lang po natin siya sa bright light or sa merong sunlight pero filtered na sunlight ay talagang lalo pong gumaganda po yung kanyang kulay. And also, ang isa din pong kagandahan sa kanya is kahit anong time of year, whether tag-init or tag-ulan, ay ganun pa rin po yung kanyang kulay. Hindi po nagbabago, orange pa rin po siya. Yung isang gustong-gusto ko po sa plant na to is napakadali po niyang alagaan. So kung sinasabi niyo po na wala po kayong green thumb, I go for this plant po. Kasi hindi po siya maselan, hindi po siya sensitive, and also pest resistant po siya. Hindi po siya madaling magkasakit, hindi po siya inuod or what. Wala pong ganyan. Ang problem lang po sa kanya is yung kanya pong mga tips ay nagbabrown lang po kapag talagang super dehydrated na po siya. Yun lang po yung problema na nakita ko po sa kanya. But other than that ay wala na po kasi hindi po siya maselan sa soil. Kahit ano pong soil ay okay lang po sa kanya. And maganda din po kung moist yung soil pero nakakatolerate po siya ng drought. Drought resistant po siya na kapag nakalimutan mo siyang diligan ay okay lang po sa kanya. And in fact ay mas maganda nga po na we will allow the soil to dry out pag saka na po natin siya didiligan. Pag nanganak po siya ay dito po tumutubo yung kanyang anak. Ayan, kasi dati isa lang po to pero ngayon ayan dalawa na po sila. Ganyan po, hindi po siya tulad ng aglonema na doon po talaga sa soil tumutubo yung kanyang mga anak. And look at here, ayan, may bago na po siyang mga babies dahil very highly, high germinating po siya. Nag-self-germinate lang po yan, and ayan, mga babies na po niya yung mga nandyan. And look at the soil, tingnan niyo po yung soil, hindi ko po talaga naalagaan to ng masyado. Ayan, yung mga soil niya, meron pang mga bato-bato, and nag-dry na po sila. I mean, hindi nag-dry, pero parang medyo matigas na, ayan, yung mga babies. Ayan po, ang liliit po ng mga babies niya. So, kaya ko po siya ipinakita ngayon is because lalagyan ko po or mag-a-add po ako ng soil sa kanya kasi yung kanyang mga ugat ay ayan, lumalabas na rin po. So, mag-a-add tayo ng soil para meron po makakapitan po yung kanyang mga babies. Yun din ang isa sa nagustuhan ko sa planta to kasi self-germinating lang po siya. Ito po yung kanyang flower na nag-dry out na and doon po galing yung mga seeds na nag-germinate. Dalawa na po yung nagiging flowers niya kasi yung dalawa sila so bawat plant ay meron pong flowers. Ayan. Hindi lang po talaga ako nakakuha ng picture ng kanya pong mga flowers and yan po yung yung tira po ng kanyang seed. Yun po yung parang bahay or parang shell po ng kanyang seed. Yung green na yun, mag-brown yun or mag-black. Tapos, andun yung mga seeds po niya na mga maliliit. So, we can propagate this plant through seeds and through division. So, here ay tatanggalin na po natin yung stalk ng kanyang flowers. Ayan, kasi patay na po sila and yun pong kanyang mga shells ng kanyang seeds ay wala na pong mga laman yan. Ayan, and also yung isa. Parang once a year lang po yata to siya namumulaklak. And summer daw po siya namulaklak. Hindi ko po kasi matandaan kung kailan yun siya namulaklak.
Pero nung nag-research po ako, ay sabi ay summer. So siguro ganun din yun. And hindi na po siya umulit. So siguro once a year lang po talaga siya. Ito po yung kanyang mga flowers na namatay na po. And ayan, wala na po silang mga laman kasi dyan po din galing yung mga seeds niya na nahulog po. Nag-self-germinate na po sila. Ayan, kaya yun, wala na po talagang laman lahat. And actually, nakapag-propagate po ako nito through seeds, doon ko po inilagay sa ibang pot. Hindi ko lang po nakuhanan ang picture, pero meron din po talaga. Napaka-high po talaga ng kanyang germination rate, pero medyo matagal po. We have to wait for siguro mga 2 months bago po sila tumubo. So here, dadagdagan na po natin siya ng soil para po may makakapitan po yung kanyang mga babies. Para po yung kanila po mga ugat kasi nasa ibabaw po yung mga ugat nila. So kailangan may makakapitan. So dadagdagan po natin ng medyo maganda-ganda na naman pong soil kasi nga yung soil po niya dito is parang nanigas na po sila. Again, napaka-tolerant po niya sa type of soil na atin pong gagamitin. So, any type of soil will do. Ang ayaw lang po ng plant na to is yung bibigyan po siya natin ng chlorinated or fluoridated water. Ayaw po niya ng ganun. So, mas maganda po kung meron po tayong rainwater, ay yun po yung gagamitin po natin sa kanya. Or kung wala po tayong rainwater, ay yung tap water po ay atin po siyang ilagay outside na wala pong cover overnight. Yun po. Ang dapat lang po nating tandaan sa plant na to is gustong-gusto po niya yung napaka-humid na environment. So, if ever na ilalagay po natin siya sa loob ng bahay, ay atin pong imimist yung kanyang mga dahon para medyo humid pa rin yung feeling niya. Especially if medyo mainit yung temperature po ng ating bahay. So, mas maganda din po kung doon siya sa may banyo ilalagay kasi nga medyo mataas yung humidity levels po doon. And kung nasa labas naman po siya ng bahay, ay huwag po sa area na medyo mainit. And dapat ay nasa shady area lang po talaga siya, no direct sunlight po. Okay lang po kung meron siyang direct sunlight sa morning lang po, morning sunlight. Pero yung midday sun ay iwasan po natin yon dahil masusunog po yung kanyang mga dahon. Mas maganda po na sa shady area lang po talaga siya, pero meron pong bright light. So here, I hope ay masaya na po itong kanyang mga babies dahil meron na po silang soil. Yung kanila pong mga ugat ay medyo natatabunan na po. And pati din po to si mother plant. Dahil yung kanyang mga ugat na lumabas ay ayan, natatabunan na po natin. So, I hope ay lalong masaya na po itong si plant, itong si Fire Flush. Ayan. Kasi I really forgot kung kailan po ako nagdagdag ng soil po dito. I guess that would be all for Fire Flush Spider Plant. And kung meron pa po kayong mga tanong ay mag-comment lang po kayo sa atin pong comment section down below po. So, I hope ay nagustuhan nyo po yung ating video ngayon. And if you do, ay please mag-like na po kayo para mas marami pa po yung makakanood po ng ating video. And big help po yun para po sa growth ng aking channel. I really appreciate your support. Maraming salamat po sa inyong panonood. And until next video po. And always remember, gardening nourishes the soul. Thanks for watching and take care, everyone! Hi, Orangey! Say bye! Sige, bye!